sorry. Makikita niyo itong salamin na to for outfit check, I think. So, this is my outfit kasi malamig po kanina sa Philippines airport. And then, this is our bathroom. So, very simple. Napaka-simple niya. And may bathtub and the shower. Ito yung mga kailangan namin. Sarado ko kasi tatae si Matias. And then, meron dito ng ano, ang matang ito, cabinet. Ayan, dito meron lagay na pera. Kinain na ni Agatha yung welcome cookies. May mini fridge sila dito. Ayan. Lagay ng mga cream, sugar, coffee maker, TV, and office. Where, ano, pwedeng mag-edit si Babe. Pag dito hanggang dito pa rin, mag-work. Oh, ang ganda. Gusto ko na ito, Dad. Ang ganda. It's just medyo magabok siya. Kitang-kita yung gabok niya. Kaya, dalawang kama. Actually, pina-upgrade ko siya kasi yung parang pinili ko medyo malapit sa pool. But, tatanong ko bukas kung pwedeng ipa-upgrade. Mas malapit siya sa pool talaga kasi yun yung request ko. And ito nga pala yung magiging ano namin, hotel for 3 days. Hanggang January 30 kami dito kasi lilipat na kami sa Station 1. Which is okay din naman sa amin. Parang pagigitnaan namin yung Station 1, Station 2, Station 3. Kasi sabi nila, pinakamaganda daw yung Station 1. So, try din namin itong Station 3 kasi gusto namin medyo matao din, buhay. I mean, yung mga local nandito din. Kaya, walang problema sa amin. And ngayon, papakita ko lang sa inyo yung terrace namin. Alam niyo pa, pagod na pagod kami. Pero, ito natin yan. Ayan, ito siya. Hindi kita ang view, mga besh. Ay, kita lang yung dagat doon. And, hindi ko siya masyadong type kasi ganito lang siya. Parang patuyuan lang ng dami. Magla-lunch na kami ngayon and sobrang gutom na kami kasi 2:30 na po ngayon ng hapon. Ganito yung makikita nyo sa labas ng Ocean Club o sa labas ng pinag-i-stayan namin. I love it. I love it here kasi medyo tahimik lang and walang masyadong magulo. Although, ang Station 3 ay sabi nila yung pinakapangat daw. Kasi Station 2 okay, Station 1 yung pinakamaganda. But for me, ang ganda na rin niya and sobrang ano, nag-i-enjoy na din yung mga bata. Kumain lang kami sa Ocean Club. Sabihin ko lang, sobrang sarap ng pansit at saka ng sinigang. Filipino food kami ngayon kasi sobrang gutom na
Evening Boracay. Okay. Thank you po. Tulog ka. At peto, dati alis ka dyan. Pasok na kayo. Yung iba mo, pag walang tali, madali lang siya mag-bus na mga. Okay po. Hindi pwede ma'am. 1, 2, 3. Sana all! Ang daming isda. Kayo ka tayo. Mas galit-galit yung kaibigan. This is our lunch. No, kainin mo muna. Sa inyo, mga bubo. Ano, magtigas na niyo. Yum!
Very tired and super tan, but we're happy. And today we're going back to hotel. And then malibig na kami mabilis. And then mag-wait lang kami ng sunset. Apat na araw namin dito sa Boracay. And dito sa Station 3, check out na namin. Pupunta kami sa Station 1 para doon namin i-continue ang aming pakikipagsapalaran dito sa Boracay. And chill lang. And then punta kami sa isang beach siguro. Hindi na kami magla-land tour kasi gusto namin gawin yung kung ano yung gusto talaga namin. Kasi ayaw namin ang may naghihintay or alam mo yun, 30 minutes lang dito, 30 minutes, 40 minutes. Ang hirap gawin nun, especially when you have kids. So, kaya medyo mahaba-haba yung bakasyon namin dito para sobrang sulit and enjoy. And tomorrow siguro ano lang din kami, kain, more on kain, lalo si babe. Gusto nila kumain dito sa Bora. So, ayun, bye-bye. See you later. Wag ako, madam. Agad ba? And we're here in Station 1 in Fairways Blue Water. So, room tour po muna tayo, mga kabebe. Kabebe. So, today, halikayo din. Nag-early check-in kami kasi pinayagan kami kasi ano na, free na yung room niya. So, ito yung kanilang ano, ito pa nilang mirror. Oh, bakit pala nang mukha ko? Sobrang covered na. So, meron silang bath soap and yung mga toothbrush. Tsaka yan. Very, ano, presentable. And then, ito yung hand wash nila. Blower. Very simple. Simple. Lagay ng mga mayonnaise. And here, chinelas. Finally. Kapatoyo. Dalawa nga lang. So, baka ano yung binigay nila? And then, aba, nailagay na kagad ni Agatha yung chinelas niya. And then, sa mga drawers. And another one. So, mini-fridge, coffee, brown sugar, tea. And then, ito yung mini-fridge nila. Pero syempre, may bayad yan. Ang isa, dalawang water, 70. Ang soda in ka, 90 pesos. Mahal! And then, TV. And then, what is this? The makeup. Ano tawag dito? Vanity room, kumbaga. So, I like my hair. The African girl. The elephant. Nabulag na siya kasi tinanggal ni Agatha. So, for what kaya to? For the design. Two queen bed for Agatha Matias, for daddy and mommy. Pwede tulog na. Tutulog na. So, ayan. Ayan yung view. Andun yung jacuzzi. Pwedeng mag-lunch over there. Pwede rin pumunta doon.
Medyo malayo siya sa station, sa mga station 1, station 2. I mean, malayo siya dun sa main beach. Pero meron silang private beach mamaya, papakita ko sa inyo. So, today is 12. Nag-early check-in na kami. 12 PM na. And mamaya magla-lunch na kami. So, ayun lang. Update you later. Tapos lang namin mag-breakfast and ito yung una namin pinuntahan, yung private beach nila. And muni-muni lang kami ngayon kasi nag-island tour na rin kami kahapon and nagtumambay na rin kami sa lahat ng station. So dito naman muna kami. Merong pool sa taas, yung infinity pool. And dito maganda yung view kasi kita yung keyhole, yung isa sa mga famous dito sa Bora. Chill-chill lang kami and then lunch. Kasi request ng mga bata sa Jollibee. And then maybe sa dinner, punta kami ng Two Seasons for pizza and oyster. Sisig, my favorite. Like this. Buko. Oh, that is subo.
Piano matake si sister ng pendo. Bye bye. Agatha. Alam nyo ba, akala ko dati, pagpupunta ka ng Boracay, sa aming ano lang naman to, opinion lang naman namin to, and ano lang, kami lang yung nag-isip nito. Akala na pagbaba ng Boracay, Bora na, yung parang sasakay lang ng tricycle. So, hindi pala. Pagkatapos nito, ang layo pa. Bababa ka ng airplane, pagkas ng airplane, magta-tricycle ka. Gusto mag-tricycle, magbabarka ka, or magbabangka ka pa. And then, pagkatapos mo magbangka, sasakay ka pa rin ng e-trike, kasi depende kung saan kang station. So, hindi mo talaga makikita kagad yung dagat na maganda na nakikita mo sa Instagram or sa TikTok na ano na kagad, Bora na. So, marami pa din pala talaga kayong pagdadaanan. Yun kasi ay ginawa namin kasi DIY siya. If ang kinuha niyo yung mga Henan Hotel or yung mga bigating hotel, sila na nag-o-organize nung mga sasakyan niyo. Parang pagbaba niyo lang ng pagbaba niyo pa lang ng airplane, susunduin na kayo ng van, and it cost sa pagkakaano ko 1.5 no? 700 isa.
700 ang isang tao. So, balik kami magkano na. So, parang nakatipid kami kung nag-DIY kami. Kasi hindi naman kami nagmamadali. Marami naman kaming araw. Kaya, okay lang din naman sa amin. Tsaka para makita ng mga bata kung anong talaga ang meron dito sa Boracay. Sabi mo, Boracay.